sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Kamusta na nga ba ang dalawa pang binubuong Tarlac class kung inyong maaalala? Tayo ay may dalawa na malalaking warship na binuo mula pa sa bansang Indonesia. At bukod dito, kamakailan lang noong Agosto ng 2023, ay mayroon naman palang panibago na dalawang units muli ng naglalakihang barko na Tarlac class, kung saan noon buwan nga na 223 rin iyon ay nagkaroon ng keel laying ang nasabing ikatlong Tarlac class. At habang sinundan naman ito ng keel laying ng ikaapat na Tarlac class noong Enero naman ng 2024. Kung inyong maaalala, matagal nang sinimulan na ng Departamento ng Pambansang Depensa ng Pilipinas ang bidding para sa pagkuha ng dalawang landing platform docks para sa Philippine Navy. Sinimulan na ng Departamento ng Pambansang Depensa ng Pilipinas ang bidding para sa pagkuha ng dalawang landing platform docks para sa Philippine Navy. Ang mga sasakyang dagat para sa pagkuha ay inaasahang magiging mga pagpapahusay ng dalawang Tarlac class strategic sea lift vessels na kasalukuyang nasa imbentaryo ng Navy, ang BRP Tarlac LD601 at BRP Davao del Sur LD602, na parehong ginawa ng Indonesian shipbuilder na PT Palpersero. Ang kagawaran ng Pambansang Depensa ng Pilipinas ay naglalaan ng 5.56 na bilyong piso o 110 milyon dolyar para sa dalawang strategic sea lift vessel na may 4 na landing craft utility at 4 na unit ng rigid hull inflatable boats. Katulad ng dati, dalawang LPD na may pinakamababang gross tonnage na 5,000 tonelada bawat isa. Ang klase ng Tarlac ay mga landing platform docks ng Philippine Navy para sa amphibious operations at transport duties bilang suporta sa Armed Forces of the Philippines. Ang disenyo ay malapit na nakabatay sa Makassar class ng landing platform dock na ginamit ng Indonesian Navy, na kung saan ay aktwal na nakabatay sa murang disenyo ng LPD mula sa Korean shipbuilder na Daewoo Shipbuilding at Marine Engineering under Daesun Shipyard. Matatandaan na, ang konstruksyon ng unang unit ay nagsimula noong Enero 2015 at naihatid noong Hulyo 2016, habang ang pangalawang unit ay nagsimula ilang buwan pagkatapos at naihatid noong 2017 pagkatapos dumaan sa mga pagsubok sa dagat. Ang lead ship ay inilunsad noong 17 ng Enero 2016 at pinangalan ng BRP Tarlac, at ang ikalawa naman ay BRP Davao del Sur. Ang class ay unang tinawag na Strategic Sea Lift Vessel bago pormal na pinangalanan. Halos dalawang beses naman ang magiging tulong nito bilang support platform para sa humanitarian and disaster relief at search and rescue operations. Dumako naman tayo sa iba pang balita. Ayon sa ating pinagkakatiwalaan source na BonsQ PH, sa transitioning ng Philippine Army para sa mas sopistikadong anti-tank systems, noong nakaraang buwan ay ginawaran nila ang isang proyekto, ang Lignex 1, na isang military equipment manufacturer mula South Korea, para sa isang lote ng medium multipurpose assault weapon na may precision-guided munition. Ang proyekto ay may kontrata na presyo na nagkakahalaga ng higit sa 205 milyong piso, at ang pagkuha na ito ay para sa isang
limited quantity procurement lamang. Inaasahan na ang Lignex 1 ang magsusupply sa Philippine Army ng kanilang ATK-1 Raybolt na kung saan makikita rin nasa serbisyo ng South Korean Armed Forces at ginagamit ito mula pa noong 2008. Ayon nga sa Bonds QPH, ang pagkuha na ito ay sumasaklaw lamang sa limitadong dami ng mga launcher at Raybolt missiles. Ngunit bibigyan ng kumpletong mga accessory kabilang ang battery pack na isang napakahalagang item para mapagana ang anti-tank systems. Sunod nito, inaasahang maihahatid ng Lignex 1 ang mga items sa loob ng higit sa isang taon pagkatapos ng pagpapalabas ng Notice of Proceed. Ang Lignex 1 ay ang parehong kumpanya na bumuo at nag-supply ng Sea-Star Anti-Ship Cruise Missile para sa Philippine Navy's Rizal-class vessels.